O sige, titest ko muna si tatay. 5 plus 5, tatay. Eh, pasensya ka na, hindi ako nag-aral, boss eh. Yun mo, yung sinasabi ko. 1 plus 1. Oo nga, hindi ko alam, boss, yan eh. Oo, diba? Kasi po, pag magbebenta tayo, kailangan nung mag-compute. O yun si Ate Mary Rose, 2 plus 5. Gawin ko. Sumakit ang ulo ko. 1, 2, 3, 4. Nanay! Hello. Sabi ko po din pa. Sabi ko ka alis. Hello kuya. Si Tatay Cesar at saka si Nanay Maylin. Kausapin ko yung anak nyo kasi nakita ho ni Tatang kanina. So papaalam lang po ako na kakausapin ko sila, no. Kailangan nyo kasi ng makakasama, Nanay, no. Hello kuya. Yeah, Ati. Papuntahan ko muna yung anak nyo, no? Sandali. At para maleksyonan, Nanay. At Tatay, sandali lang po. Kausapin ko po. Nakita po ni Tatang kanina eh. Sige po. Bye. Hello. Pwede po kayo makausap dun muna sa loob? Maingay po kasi dito. Tara. Ikaw po si Mary Rose. Oo. Tsaka si Kuya. Ano pangalan mo, Kuya? Josue po. Ilan taon ka na, Kuya? Mag 35 po. 35. Si Ate? Hindi, 25 pa lang, Kuya. Ah, 25. Ah, si Ate naman, Ate Mary Rose? 16 po. 16 pa lang siya? So, ganito. Kaya nandito po ako. Eh, nung isang araw, nakita po nung tatay ko si Nanay Maylin, ang mama mo. Tanong ko lang sa'yo, bakit di mo binabantayan si mama mo? So, parang ano din. Kasi parang, ang ano ko lang sa mga bata, parang hirap sila magsalita, no? So, ilang taon na kayo nagsasama ni Merero? Taon pa lang po. So, sobrang isang taon. So, saan kayo nagkakilala? Dito lang po sa trabaho ko, sir. Saan ka nag-work? Sa Damitan po. Malapit lang dyan? Apo. Tapos, wala na pong pasok kami ngayon kay lockdown, boss eh. Pwede ubang pakwento paano mo nakilala yung anak ni Nanay Maylin? Kilala ko po siya sa inuman po namin. Tapos, ayun, mabait naman siya. Kaya sabi ko sa kanya, pwede po bang pumunta sa inyo? Kaya yun, pumunta ako sa kanila. Tapos nakilala ko yung mga magulang niya. Tapos dyan ako nakatira sa kanila dati. Sobra naman pong kawawa naman po si nanay kasi nga na-stroke. Kaya sinamahan namin. Pasalamat nga din yung kapatid niya kasi nandiyan kami. Ngayon po, hindi po namin matiis po yung ugali niya. Kaya nagtiis na lang din kami dito muna tumira. Nagpaalam po ako sa may-ari ng lupa. Dito na lang din kami, bahala na dito kami mahiga sa lupa, basta makahiwalay lang, makabukod lang sa kanila. Gustuhin man namin alagaan siya, hindi rin namin magagawa. Minsan lang kami makapunta doon para maalagaan siya. Ugali niya po kasi, sir, minsan hindi namin matanggap-tanggap eh. Ano yung ugali ba ni Nanay Maylin? Yung ugali niya po, madalas siya pong mag-buy-buy sa amin tungkol sa pagkain. Tapos sa gamitin, ganyan, parehas lang din po kasi kaming mahirap. Minsan lang po ako makahanap ng trabaho. Minsan maggagawa ako ng magmamason ako dyan. Tapos minsan magkukuha ng basura, minsan mga lakal. Ayun lang din po ang trabaho ko dito kay wala po kasi kaming pasok eh. Sobrang nalungkot yung tatay ko doon sa nakitang kalagayan nila papa mo. Gusto namin kahit papaano, siyempre matulungan kayo. Kaya lang sa obserbasyon ko at sa ramdam ko, parang hirap silang makausap. Gusto ko sana si Mary Rose mabantayan yung nanay niya.
po para hindi napapabayaan din. Tsaka gusto ko sana magbigay ako ng pera para mapacheck up yung mama mo. Gusto ko rin mangyari kahit papano, mabigyan sana sila. Nakausap ko si Tatay Cesar nung yung biyanan mo. Gusto ko sana bigyan siya ng mapagkakitaan nyo man lang. Kahit paano makapandagdag pang bili ng gamot, pang kain nyo. Malay nyo, umahon ng buhay nyo sa ganong bagay na ano lang. Pagka pinagsikapan nyo at napagtulungan nyo naman, kahit simpleng negosyo lang eh, malay nyo mapagganda nyo. Gaya niya, nirap kausapin si ate. So tatay, ayan na pala tatay, lumipat si tatay. Tatay, dito ka tay, lipat ka. Tatay, sabi po nung manugang nyo, pwede ho siyang mabantayan ho kayo. Sa tingin ko siya kasi yung pwedeng parang makakasama nyo na pwede kayong mabantayan ng tama. Yung anak niyo ho pala parang medyo mahirap pong kausap din. Mahirap nga po. Tanga na yan, tang? Suggest ko, baka yung lalaking parehas ang pwedeng magtinda, magsalise. Yung babae, alagaan niya ang nanay niya. Maganda, mapagharap-harap natin sila muna, at malaman ng kung anong desisyon ng apat. Sa ngayon ba, anong pinagkukuhanan nyo ng pangkain nyo? Sa barangay po, magkukuha po kami ng basura. Tapos, sa isang linggo, dalawang araw lang din po. Tapos, ayan din, mga lakal. Tapos, kukuha din ng basura sa mga bahay-bahay. Babayaran naman kami. Magkano kinikita mo sa isang araw? Minsan, 100. Minsan, lalagpas 100. Minsan din, katulad din po sa inyo, may nagbibigay din sa amin ng groceries. Ayan po. Kanina po, bigay po ng pulis kanina yun. Naman. Marami siyang alphabet na hindi niya nailabas sa dila niya. Okay naman siya, wala naman po siyang problema. Ang sa akin lang din dito, wala siyang kaalam-alam kahit sa isang alphabet man lang. Minsan, tinutsutor ko na lang sarili niya para maturuan ang magsulat. Yan, magsulat sa karton, magsulat naman, magbasa naman kahit pabilang pa dalawang letra lang muna. Ang alam lang din hanggang sa ngayon, ang isulat, yung pangalan niya, tsaka yung pangalan ko. Gayon ang palagi kong tinuturo dito. Anong nagustuhan mo kay Ate Mary Rose? Ang nagustuhan ko lang po sa kanya na maalagain siya, tsaka mabait siya. Nung dati po na nag-inuman po kami sa tindahan nila na tinatrabahoan niya, ay nalagaan niya kasi ako. Tapos, yun, dito niya ako dinala sa bahay nila, pinapatulog nila ako dyan. Tapos yung tatay naman niya, sobrang bait din. Kaya ayun, sabi ng boss po namin doon sa pinagtrabahuan ko na kung sino man yung magbakasyon na muna. Eh di, ayun, nagpaalam ako na magbakasyon para masamahan ko lang din sila. Hanggat maaari sana, kuya, may gusto akong makausap. Kapatid niya na pwede kong, pwedeng makatulungan para ba sa inyo? Para maayos sana kahit papaano yung kalagayan nyo. Malayo po kasi yung anak niya na si Junior nandun po sa kabanatuan po. Nagpapastol po ng itik. Ilang taon yung si Junior yung nagpapastol ng itik? 20 or 21, ganyan po. Ay, isawa na din. Iyan na yung binili kong damit, no? Wow, gusto mo ba yan? Nagustuhan mo ba yung mga chocolate? Yung yung Chucky, gusto mo? Tsaka yung milk, gusto mo ba yan? Gusto mo bilang pakitang Chucky? Sige, ilang taong ka na? Naku guys, hirap din mong kausapin yung bunso. Ano bang gagawin ni Tekram? Yan na, ang ating prinsesa. Nanay Maylin, siya po kasi naisip ko na pwedeng makatulong nyo na magbabantay sa inyo. Opo eh. Napakiusapan nyo natin na pagka nabigyan nyo kayo kahit papanong pangkabuhayan nyo, babantayan daw po kayo. Opo. Pero ang gusto ko sana, nanay, parang mas maganda dito na lang ho yung kubo nyo. Di po namin malaman kasi di po namin lupa ito. Kasi so... Opo, sobrang init ho kasi doon. Dito may mga puno at saka pwede ho kayong magbenta ng balot dito. Kaya palamig. Yung mag-ari po nga niyan as malayo.
Eh, sabi ni Kuya, masungit to po yung mag-ari niyan. Hanggat maaari po sana, may talagang makausap po ako na pwede kong mapagkatiwalaan sa gusto ko pong ibigay ho sa inyo. Baka meron pa ho kayong anak na pwede ho kayong balikan. Wala na po eh. Si may junior po sa malayo po eh, natatabaho po sa Itek. Yung po matino sa mga anak namin eh. Yung pong nag-aalaga ng Itek? Po. Ay, junior po. Sige po, ganito. Kung wala ho sa mga anak nyo na pwede ho nating makausap, so si Kuya Josue, yung manugang nyo. Kasi si tatay parang hirap din hong makausap eh. Dito ka nga, tatay. O sige, titest ko muna si tatay. 5+5, tatay. Eh, pasensya ka na, hindi ako nag-aral, boss eh. Oh, yun ho, yung sinasabi ko. 1+1. Oo nga, hindi ko alam, boss yan eh. Sumakit ang ulo ko. Kasi po, pag magbebenta tayo, kailangan nung mag-compute. So, si Kuya Oswe talaga, no? O, si Ate Mary Rose, 2+5. Harap din po eh. Anong gagawin ko? Nanay, ibigay nyo na lang yung anak nyo para magbago yung buhay. Hindi po kaya. Diyan na po ako may ano ng lakas eh. Si Vicky Bingbing eh. Gaya po niyan. Hirap po silang mag-compute o magbasa. Nga po eh. Pero si Bingbing, sa ano po yan, papaararin po niya? Kinder po. So si Kuya Oswe, ikaw ang aming pwedeng masandalan ngayon para kay nanay. Hawakan nyo, itabi nyo po, no? Hawakan nyo ho muna to. Galing ho to kay Ma'am Anna Joy M. 5,343.75. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Hawakan nyo na lahat yan, nanay. Oh. Ayusin nyo po ang hawak. Pasalamat po muna kayo kay Mama na Joy. Salamat po. Tumunod sa inyo. Salamat po sa lahat po. Salamat po sa lahat. Hindi po ba sa inyo? Hindi po. Gagawin po. Salamat po sa lahat. Natapat po yung pangarap ko. Pasika po. So, itabi nyo yan, no? Ganito naman ang susunod. Gusto ng tatay ko, ako, bigyan ho kayo ng kahit papano pangkabuhayan po. Anong manugang ko na lang so, po? So, ang kakausapin ko ngayon yung manugang nyo, no? So, Kuya Josue, gusto ko sana hindi lang siya palamigan, eh. Gusto ko may iba pang ano, kahit yung balot o... Pwede po sa buko, balot, tapos yung sigarilyo po, tapos yung mga soft drinks po. Ayan po, tsaka iba pa po kung pwedeng mabenta po kung malakas po. Sa tingin mo Kuya Oswe, nasa magkano lahat ng puhunan nung ganun? Kasya na po siguro mga 6 or 7,000 po, ganyan po. 6 to 7,000? Opo. Kasama na po yung mga ibang gamit, no? Apo. Kailan natin pwedeng bilintang? Pwede ba ngayon? Dinala na ho kayo ng dalawang upuan at saka isang mesa. So, ang problema na lang ho natin, ganito, tatay, kung hanggat maaari, pwede niyong pakiusapan yung may lupa dito. Baka kahit papano, baka pwede ho kayong ilipat yung ano nyo, yung bahay nyo doon. At ayusin na lang ho natin. So, si Ate Mary Rose, hindi do talaga kaya. So si Kuya Oswe na lang. Kuya Oswe, ikaw na lang pag-asa namin ngayon. Apo. Sana ayusin mo yung i-ano natin na negosyo, no? Apo. At ganito, pero i-ano mo muna, ayusin mo muna yung kay mama, no? Kung madala mo si nanay ngayon, so bukas may update na kami. Apo. Kung bukas mo naman siya madala, so hapon na lang kami pupunta dito. Kung umaga mo siya madala bukas, so may update na rin kami bukas, no? Alas 3 na po.
maipaluap ko lang po ngayon yung blue card niya ngayon para bukas ng umaga, diretso na po siya check up. So si Kuya Hosbe talagang pwedeng maka, may reward ka sa akin basta naayos mo tong inaayos natin, no? Alagaan mo tong manugang mo. Kasi yung asawa mo medyo hirap ding, alam mo na, no? Message mo para sabyanan mo. Nay, sana sa pagpaluap ko ngayon at patuloy tayong magpa-check up sa hospital para gumaling kayo at nang maiayos din natin ang buhay natin. Ayan lang po, Nay. Salamat po. Magpagaling po kayo. Ano? Kaya? Magpagaling po kayo. O ano pong masasabi niyo sa manugang niyo? Mabait po yan. Salamat po yung sa alagaan po. Ingat na lang. So, napaka-sweet ng message ni nanay. Si tatay naman, message nyo sa inyo pong ano, manugang. Salamat naman sa manugang ko sa sinabi sa asawa ko niya na papagamot, sasamahan sa karpa. Salamat na. So sana ate, umayos tayo, no? Apo. Sabi ni mama mo kahapon, pasaway ka daw. Apo. So sana bawasan natin yung pagkapasaway, no? Para maibigay natin yung best para sa inyo, no? Para sa mama mo din to, no? So yan guys, balikan ko na lang po sila bukas para po ma-check yung update po para kay nanay, yung check-up po niya, no kuya? Apo. At maraming salamat po sa inyo pong wala pong sawang pagmamahal sa channel ho natin. Ingat po kayo lagi, mahal po namin kayo.